ating mga balita, bumagsak ng 0.2% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taong ito. Last year po, nung nagtagilid yung negosyo namin, especially in the first quarter of 2020, we really thought na maghihinto talaga kami kasi nga all of the businesses started to stop sending payments to the extent that we need to pull some enormous cash from our own savings to send payroll to our employees. Next year, the loss of income exceeds that of any previous recession over the last 100 years. Ano po kami magkakapatid? Ako po ang pangalan na lalaki. Alam ko naman na hindi talaga madaling pag-aralin ang mga anim na anak sabay-sabay. Nung hindi ako nagkakamali, that time may dalawang elementary, tapos may dalawang high school, tapos may dalawang college. Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko na huwag na sila mag-alala sa akin. So, ginawa ko po is, nag-working student po ako. Kahit may scholarship na ako nun sa University of Southeastern Philippines. Nag-apply akong encoder. Sabi nung owner na Chinese, sabi niya, hindi ka makakapasa kasi kuwan ka lang, estudyante ka pa. Pwede kang mag-kuwan, apply as janitor nila kasi may kulang pa kami ng janitor. Pag natapos ka trabaho, pwede kang gamit ng PC. Okay lang to kasi sa akin naman, I want to learn. Dati ang trabaho ko, I start at 6:30 pero I don't go as early as 6:30. As early as 5:30, pumapasok na ako kasi para pag at least 6:30, kuwan na, wala nang gagawin. Mag-PPC ako until 7. Pagkatapos niyan, around 7:15, exit ako, punta ako ng school. Ginagawa ko pag may mga encoder na gusto mag-break, tapos sabi na, ikaw gawa nito, tapos, sige, ako gawa. Ako tatapos nun, tapos bibigyan nila ako ng ensaymada. 3 to 4 months later, nung nag-resign yung isang encoder, sabi ng kwan, oh, ito si Ruben, kasi trained na to. So, pwede siyang ipasok to. Dahil dun, napasok talaga ako as encoder in less than a year. Late po akong graduate ng college, 2004. AB Journalism. Naghanap po ako ng NGO na pwede akong magtrabaho. Kasi gusto ko po ng something na I'm contributing to nation building. Sawa naman po ng Diyos, tinanggap ako as Business Development Officer ng Cebu Furniture Industries Foundation. Tapos, after a year working with them, may isang empleyado na nag-back out sa training. Ginawa ko, akala ko online training lang yun. Sawa po ng Diyos, isa ako sa nag-top 2 sa Philippines. Kaya pinadalo kami sa Rotterdam para sa Center for the Promotions of Imports na Department of Foreign Affairs ng Netherlands. Yun yung eye-opener ko on digital marketing. Pagbalik ko sa Pilipinas, they tasked me to educate businesses in Cebu about the power of digital marketing, the power of the internet in promoting the businesses. Masyadong busy ang life ko na kasi nga, sa umaga, may trabaho ako sa NGO, tapos sa gabi, may trabaho ako, pero in between nun, nasa kapisanan ako kasi dadalaw, ganyan, kasama, pulo. Masaya ako sa gawain, masaya ako nakakatulong sa pamamahala, masaya ako na marami akong kapatid na napapasiglan. Dati tungkulin ko, guro ako sa pagsamba ng kabataan, nasa kapisanan ako ng kadiwa sa distrito. Yun talaga yung first priority ko. Pangalawa, makatulong sa mga kapatid ko kasi that time, nag-aaral din sila ng college. Noong 2010 po, yun po yung isa sa mga life-turning events ko. Kasi yun yung time na ang dami kong lubhang karamdaman na akala ko mamamatay na talaga ako. By July, na-dengue ako. Tapos, nung September noon, na-hospital uli ako, tinanggalan ako ng gallbladder. December, the same year, lumulobo na ba yung appendix ko. So, kailangan natanggalin siya.
Sa akin naman doon, as an Iglesia ni Cristo member, mananalangin ka. Kung hindi mo maintindihan ngayon, alam mo lang na lahat ng ito, pinararaan ng Panginoon para maramdaman mo na nandyan siya kasama mo. Hindi ka talaga niyo pababayaan. Sino ang ipinakikilalang tinubos? Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, yung mga iglesia ni Cristo, kinakailangan pagka nakikita nilang dumarating na yung mga palatandaan, panahon na ng mga palatandaang natutupad, ang kinakailangan sa kanila, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tumingala kayo anya sa itaas. Sapagkat ang panahon ng katuparan ng inyong katubusan o kaligtasan, malapit na. Kaya kung dumarating man ang mga bagay na ito sa ating buhay, iba't ibang uri ng mga pagsubok, iba't ibang uri ng mga kalamidad, iba't ibang uri ng mga suliranin na napakabibigat, huwag tayong matakot. Ang tignan natin, malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Kaya anuman ang nangyayari, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. At dapat nating laging tignan yung atin pong inaasahan na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. Malaki talaga yung nagasto sa mga operasyon ko noong 2010. Financially, challenging yung taong yun. That time, wala akong masyadong masave. Kaya ang ginawa ko, naghanap talaga ako ng paraan para mabayaran yung mga obligasyon namin sa hospital. So, in between nung first na sakit ko, tsaka second na sakit, naghanap talaga ng trabaho. Mga kilala, naghanap ako ng recommendation para at least meron akong trabaho para pambayad unti-unti dun sa mga obligasyon ko sa hospital. Noong mga time na yun, maraming dumating na problema sa buhay. Priority pa rin talaga pagsamba. Kasi dun sa pagsamba, dun nare-reinforce yung pananampalataya mo. Lahat ng mga bagay na ito na nangyayari, may mabuting ibibigay ang Diyos sa'yo. So kahit na may mga problema ka, punta ka sa kapilya, sa pananampagsamba, manalangin ka. Pag nagawa mo lahat ng yun, paglabas mo ng pagsamba, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo, pagkatapos, kaya mo namang suungin sunod na problema kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Alam nyo, talagang matitiyak nating matatanggap yung biyayang galing sa Diyos sapagkat siya mismo ang naghahangat noon. Pero sino pong makatatanggap noon? Yung makikinig doon sa kanyang salita. Kaya nga napakahalaga ng pagsamba pagka mayroong problema. Mga kapatid, huwag nating itigil ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating pabayaan ang atin pong kahalalan, ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Hindi tayo dapat umurong. Kinakailangan maging aktibo tayo sapagkat ang hinahanap sa atin, yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo man ay may tinitiis ngayon, kung kayo man ay may pagsubok na kinakaharap ngayon, kung kayo man ay may suliranin na pinaglalaanan ninyo ng pag-iisip kung papaano ninyo masusolusyunan para hindi maapektuhan ang inyong kahalalan, maingatan ninyo ang inyong pagkaiglesia ni Kristo, yung pangako ng Diyos na yun, doon natin ituon ang ating paningin. Sapagkat yun ang ating pag-asa. Yung Kanyang ipinangako sa ating kaligtasan. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pagka nangyayari na yung mga bagay na yan, ang ibig sabihin lang yan, ang panahon ng katuparan ng inyong katubusan ay malapit na. Sa makatwid, kaunting panahon na lang ang ating ipagtitiis, matatapos ng lahat ng mga bagay na ito na pagsubok at suliranin na ating nararanasan sa ating buhay.
sa panahon ng mga problema, ako ang sandalan ko lang talaga, Panginoon. Sawa po ng Diyos, lahat ng mga yun, nagbunga. Walang isang linggo, nakahanap ako ng dalawang trabaho online. Tapos, siguro mga a month later, yun na yung time na nakakita ko ng kakilala na pwedeng tumulong sa pagsisimula ng SEO agency. So, with that, nagsimula yung SEO agency ko. With that agency, yun yung agency na nakapag-build talaga ako ng savings. Ang problema ko lang doon kasi doon sa partner na yun, ng SEO agency. Dumating yung panahon na hindi na kami magkaunawaan sa proseso ng pagpapatakbo. Kaya sabi ko, mag-split na lang kami. 2011 po, ikinasala ko kay Irene, isa sa mga masiglang kasama ko dati sa kapisanan. Tapos ngayon po, meron po kami dalawang anak. Noong 2014, nakapagsimula uli kami ng digital marketing agency. There was no expert help from anybody for me to be able to establish an agency. Ang akin lang dun is, every time pag nahihirapan ako, nananalangin ka kasi. Kung sa Bisaya pa, Ginoo, unsa naman ni tabangi in town ko. It was 2016 wherein I hired some people and now they are directors, managing creative concepts at saka client experience management. Nung nagtagilid yung negosyo namin, especially in the first quarter of 2020, we really thought na parang maghihinto talaga kami kasi nga all of the businesses started to stop sending payments to the extent that we need to pull some enormous cash from our own savings to send payroll to our employees. The hard part pa is we need to send all of the members to their homes. Before mag-lockdown, dapat nakauwi na sila sa kanila, including all the units, PCs, laptops na naka-assign sa kanila. Para sa akin, priority namin is yung kabutihan ng mga empleyado natin, di ba? Na hindi sila mag-aalanganin sa trabaho. Ang ginawa lang namin ng asawa ko, sabi ko, sige, manalangin lang tayo, pagpanata natin to. Kasi, yun naman talaga ang sabi ng Panginoon, diba? Pag may problema ka, ipanalangin mo. Tapos siya na magbibigay ng solusyon. Ang ating Panginoong Diyos, sa panahon ng ating kahinaan, anong gagawin niya? Patuloy tayong bibigyan daw ng ano? Kalakasan. Ito ulit ang tanong. Kailan natin tinatanggap yung kalakasang yun? Kailan, mga kapatid? Sa pagsamba. Kailan sa pagsamba? Pagka nakakaranas tayo ng kapangyarihan. Kaya yung pagsamba, hindi natin dapat pabayaan. Una, tuturuan tayo ng Diyos kung anong ating gagawin. Ikalawa, doon tatanggapin yung kalakasan. Yan ang bentahan ng ating pagkaiglesia ni Kristo. Maaaring sa buhay na ito ay hindi mo natamo yung mga gusto mo, pero makalalampas ka sa lahat ng yan sapagkat tutulungan ko ng Diyos. Pero hindi ka dapat mawala ng pag-asa sapagkat pagdating ng araw ng paghukom, tatanggapin mo yung tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang lahat ng mga bagay na nasasagupa mo sa buhay na ito, wala na roon. Sapagkat pawang kagalakan, pawang kasiyahan na doon sa bayang banal, doon matatapos ang lahat ng ating paghihirap. Mga kapatid, napakasarap na tayo ay iglesia ni Kristo. Tandaan natin yun. Kasi kasama natin ang Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay. Pero para natin siya makasama, huwag natin siyang tatalikuran. Huwag natin siyang iiwan. Yung mga inaasahan niya sa atin, gawin natin. Sapagkat pagka nakita niyang sinusunod natin yung kanyang mga kalooban, yung kanyang mga pangako, tutuparin po niya. Tutuparin po niya sa bawat isa sa atin. Sinasama ko sa panalangin ko talaga, kumpanya ko at the same time yung mga tao ko.
ginawa namin, nanalangin kami, panata, scheduled yan, 6:30 in the morning. Ang gusto mo lang is, ensure everyone's okay, tapos everything will be fine, walang magkakasakit na team members. Then all of a sudden, hindi pa natatapos yung panata mo. Another clients are coming in, signing up. And these are not just regular clients, these are big clients signing up. Tapos yun na, nag-build up, may additional clients. At sa awa naman po ng Diyos, despite all the pandemic, patuloy ang biyaya ng Panginoon. It was June na na-receive namin yung award that I won the Digital Marketer of the Year. I would like to specially mention ang pagka-Iglesia ni Cristo kasi lahat naman ng ginagawa natin, pinapanalangin lang natin. Tapos siya na talagang gagawa ng paraan para sa atin. Ilagak natin ang ating pag-asa doon sa biyayang ating tatamuhin sapagkat ang katuparan ng ating katubusan malapit na. Kaunting panahon na lang, naroon na tayo doon sa bayang banal. Huwag nating bitawan ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Mang kapatid, alam ko, marami pa tayong sasagupain. Alam ko, marami pang pagsubok na darating sa ating buhay. Alam ko, marami pa pong mga suliranin ang ating pong masasagupa. Mayroon pang pandemya hanggang ngayon na ating nararanasan. Pero ano ang bilin sa atin ng ating Panginoong Diyos para sa lahat ng ito, makalampas ang bawat isa sa atin? Dapat sumasamba at sa pagsamba doon, ginagawa nila ang kanilang paglapit sa Diyos. Bilang isang magulang na alam kong lahat ng mga anak ko ay may tungkulin, hindi lang siguro masaya. I feel safe and secure. Kasi una, alam kong nasa tama silang paglilingkod. Pangalawa, alam kong lahat ng mabubuting bagay, pagkakaloob ng Diyos dahil sila'y patuloy na naglilingkod sa Kanya. Ako po ay isang anak ng ministro sa Iglesia ni Cristo. Isang malaking impluwensya po ng pagtatagumpay ko ay ang mga itinuro sa amin at pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang. Kasi lumaki kami na nasa tungkulin. Para sa akin, isa din sukli sa kabutihan at kasiglahan nila na makita nila kami na masiglang patuloy na naglilingkod bilang Iglesia ni Cristo.